Former President Fidel Ramos, Excellencies of the Diplomatic Corps, Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Sonny Coloma, Secretary King Deles, Secretary Danilo Cortez, Lieutenant General Hernando Iriberi, General Gregorio Katapang, Congressman Mel Sarmiento, Congressman Rodolfo Biason, Congressman Francisco Acidillo, Congressman Felix Fuentebella, Major Service Commanders, Police Deputy Director General Leonardo Espina, Admiral Rodolfo I. Sorena, Most Reverend Leopoldo Tumulac, Foreign Military Attachés present, former Chiefs of Staff of the Armed Forces of the Philippines, ladies, men, and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers and government honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang bago po sa inyo lahat. Sa daang matuwid, malinaw po ang ating panata sa mamamayang Pilipino. Ang mag-iwan ng isang Pilipinas na di hamak na mas ligtas, mas mapayapa at mas maunlad kaysa sa ating dinatnan. Ngayong araw, nagbibigay pugay tayo sa isang individual na ibinigay ang kanyang puso at isip upang makapagambag sa layuning ito, si General Gregorio Pio Katapang Jr. Bibigyan ko po ng diin. Ang ginagawa natin ay isang pagdiriwang at hindi isang pamamaalam. Nakaukit na sa kasaysayan ang kanyang mga naging kontribusyon sa ating sandatang lakas. Kaya nga, kahit isasabitan niya ang kanyang uniforme at ipinasa ang kanyang espada, laging ipapaalala ng kanyang estilo ng pamumuno, ng kanyang pagmamalasakit sa ating mamamayan at mga sundalo, at ng kanyang paraan ng pamumuhay. Sa daang matuwid, ang kawal, disiplinado, bawal abusado, dapat asintado. Naalala ko nga po, nang una ko siyang makilala noong panahon ng EDSA Revolution, isa siya sa mga pumanig sa ating mamamayan imbis na magtanggol sa diktador. At sa pagpapatuloy ng kanyang karera, lagi niyang tangan ang diwa ng EDSA. Nadistino man siya sa Mindanao, naging pinuno ng 7th Infantry Division ng Hukbong Katihan at Northern Luzon Command, o nagsilbi bilang Vice Chief of Staff ng Sandataang Lakas, malinaw sa kanya. Walang ibang dapat paglingkuran ang ating mga sundalo kundi ang ating bandila at ang taong bayon. Ang kanyang mahabang karanasan nga po ang talagang humasa sa kanyang kakayahan at nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa kalagayan ng ating uniformadong hanay. Ito ang dahilan kung bakit natin pinagkatiwala sa kanya ang posisyon ng pangunahing tagapagtimon ng AFP nitong nakaraang 12 buwan. Hindi po niya tayo binigo. Sa katunayan, lampas-lampas pa sa ating inaasahan ang ibinigay niya sa atin mula sa pagpapatupad ng ating Internal Peace and Security Plan Bayanihan hanggang sa pagtatanggol ng ating teritoryo, buong sipag niyang ginampanan ang kanyang tungkulin. Dahil matagal siyang nadistino noon sa mga lugar na madalas binabaha, ginamit niya ang kanyang karanasan upang patalasin ang disaster preparedness ng ating mga kawal. Nang malagay naman sa alanganin ng ating mga peacekeepers sa Golan Heights, ang mahusay niyang pagdedesisyon ang nagbigay daan sa tinatawag ngayong The Greatest Escape. Noong panahon ng pagluluksa ng sambayanan sa pagkasawi ng ating magigiting na pulis, isa siya sa mga nagsigurong manatiling maayos ang ugnayan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Sa panahon din ng panunukulan ni General Katapang at sa pakipagtulungan ng ating kapulisan at iba pa nating kakampi sa pagpapatatag ng seguridad, maraming high-value targets ang ating nasupil. Kabilang na nga po dito ang mataas na opisyal ng BIFF na sina Basit Usman, Muhammad Ali Tambako at Abdul Ghani Ismail. Pagaw pati na si Commander Parago ng CPP, NPA, NDF. General Katapang, sakala ng sambayan ng Pilipino, maraming salamat. Ngayon nga po, sa pakikiambag na rin ng bawat isang membro ng ating uniformadong hanay, iiwan ni General Katapang isang AFP na mas matatag, mas moderno at buo ang integridad. Nitong Mayo nga po, ginawaran ng Institute for Solidarity in Asia, ang AFP, ng Silver Trail Blazer Award sa matagumpay nitong pagpapatupad ng Performance Governance System. Patunay po ang pagkilalang ito na hindi lang tayo puro salita sa pagpapatupad ng reforma sa ating uniformadong hanay. Naglatag tayo ng malinaw na plano sa ating AFP Transformation Roadmap. Binibigyan natin ang sapat na kakayahan at kagamitan ng ating mga kawal sa ilalim ng AFP Modernization and Capability Upgrade Program. At sinisiguro natin ang lahat ng pamantayan ay sinusunod mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang antas ng ating sandatang lakas. Higit sa lahat, nagsagawa at nagsasagawa na rin tayo ng mahakbang upang matugunan ang mga pangangailangan sa inaharap at masigurong hindi na magbabalik ang dating kalakaran. Di po ba parang kailan lang ay napakatayog na pangarap para sa ating mga sundalo ang makakita man
lang ng modernong kagamitan. Ngayon, hindi lang nila nakikita, ginagamit na nila ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz, pati na ang BRP Tagbanua na kauna-una ng landing craft utility na made in the Philippines. Tatlong AW-109 naval helicopters, 60 field ambulances, at 1.25 at 2.5-ton troop carrier trucks. Dagdag pa dyan, may 36 na proyekto na nagkakahalaga ng 90.46 bilyong piso ang nakatakda nating i-procure. Kabilang na dito, ang 12 fighter surface attack lead-in fighter aircraft, ang end-basing support, 6 na close air support aircraft, 8 combat utility helicopters, 2 long-range patrol aircraft, 2 C-130 aircraft at 2 frigates. Bibigyan ko lang nandiyan, hindi tsamba ang dahilan kung bakit may pambili tayo ng mga yan. Ginagastos natin ng tama ang pondo ng bayan kaya marami tayong naibibigay na pakinabang. Bukod nga po sa pagbili ng modernong kagamitan, inaasikaso din natin ang disenteng pabahay para sa inyo. Nitong Marso, napirmahan ko na ang dagdag sa inyong subsistence allowance. Kasama rin ang uniformadong hanay sa nakatanggap ng productivity enhancement incentive na nilagdan ko naman noong Mayo. Nagtutulong-tulong na rin ang DBM, DOF, DND at DILG sa pagbubuo ng isang draft pension bill na maglalatag ng mga hakbang upang masigurong mapopondohan ng tama at tuloy-tuloy ang inyong mga benepisyo. Sa ganitong paraan, madaragdagan na rin natin ang inyong bilang na sa mahabang panahon ay hindi nagbago kahit dumoble na ang ating populasyon. Malinaw po, sa Daang Matuwid, ipinagkakalob ang nararapat lang sa inyong mga handang magbuwis ng buhay kapag tumama ang sakuna, may banta ng terorismo o nakakahawang sakit at may gustong umangkin sa ating teritoryo. Salamat dahil paulit-ulit din ninyo itong tinatapatan na higit na pagpapakitang gila sa pagtupad ng inyong mga tungkulin. Wala pong duda, sa nagdaang mahigit 5 taon ay lalo pang tumibay ang pagkakaisa ng AFP at ng sambayanan. Kasabay ng ating pagpupugay kay General Katapang at pagdiriwang sa mga tagumpay ng AFP, malugod din nating tinatanggap ang bagong mamumuno sa ating sandataan lakas, si Lieutenant General Hernando Delfin Carmelo A. Iriberi. Ang balita ko, kahit sino man sa mga nakasama niya sa mission, training at exercises ang tanongin niyo. Very good ang ibibigay na marka sa bago nating Chief of Staff. Mula nga noong platoon leader pa lamang siya, basta siya mismo ang nagbabando sa operasyon, walang casualty sa kanyang mga tropa. Noong 2013 elections naman, nakadestino kanyang brigade sa Abra. Sa ilalim ng pagbabantay niya at ng kanyang mga taon, sa kauna-unahang pagkakataon, ay walang barangay na nagdeklara ng failure of election sa Abra at walang naitalang election-related violence sa lalawigan. Lieutenant General Iriberi, ito ang hamon sa iyo ngayon. Ipagpatuloy ang magandang nasimula ni General Katapang at ang mga naon sa kanya. At lalo pang itaas ang kalidad ng serbisyo ng ating mga kawal. Lalahay natin, malapit na naman ang eleksyon. Kasama sa inyong tungkulin ang pagsiguro maging mapayapa at malinis ang pagpili ng ating mga kababayan ng susunod na pinuno. Sa ganitong paraan, ninyong masusuklian ang suporta at pagkalingang ibinigay sa inyo ng mamamayang Pilipino ang ating mga boss. Tunay nga po, sa mahigit 5 taon lamang ng pagtaak natin sa Daang Matuwid, napakarami na nating napagtagumpayan. Natakpan natin ang mga tagas sa ating mga sistema at institusyon. Pinapanagot natin ang mga tiwali sa pinakamatataas na opisina ng ating pamahalaan. Napaunlad natin ang ating ekonomiya, napalawak natin ang ating mga serbisyong panlipunan at nakakapagbukas tayo ng mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan. Nabawi na natin ang ating pambansang dangal. Isipin na lang po ninyo ang kaya pa nating makamit kung patuloy nating pipiliin ang Matuwid. Malinaw po, ang dating kalakaran kung saan puro mission impossible ang hiningi sa inyo ay napalitan na natin ang kulturang naninigurong mission accomplished kayo. Sa ilalim ng isang liderato na inuuna ang pangangailangan ng ating reformadong hanay imbis ng sarili, sa pakikiambag ng ating non-commissioned officers at sa pagkakaisa ng mga sibilyan at militar, mabibigyan natin ang pagkakataon ng mga susunod na henerasyon na abutin ang mas patatayog pang pangarap. Sa isang lipunang mas mapayapa, mas ligtas at mas kayang ipagtanggol ang sarili. Magandang araw po. Maraming salamat po sa inyo.